Hi guys, I'm Lynn and welcome back again to our channel. And today's video guys ay isasama ko kayo kung saan magpapabaksin tayo for COVID. And ito yung vaccine nila na Pfizer. And per schedule yan, kumukuha ka ng schedule para magpabaksin. And kahapon nga si Motek nakapabaksin na siya. Ayan. And today, January 5, schedule ko naman. So, tara guys, samahan niyo ako. Today, January 26, ito yung second vaccine namin ng Pfizer. So, guys, samahan nyo ako. So, guys, nandito na tayo. Si Motek, kahapon yung schedule niya ulit kasi magkaiba talaga kami ng schedule. After ng first vaccine kasi, kailangan mag-wait ko ulit ng 21 days bago yung second vaccine. So, nandito na tayo. Wait lang tayo kasi may mga schedule din. Champion! And yun nga guys, napanood nyo yung video. Yun yung nagpa-vaccine kami for COVID na Pfizer. Yes. And yun yung first dose and second dose. Guys. So, ikupinto namin sa inyo guys kung ano yung pinagdaanan namin. And yung, kasi nung mga na-experience namin after yung vaccine na yun. Kasi guys, nung una, nagtuturuan kami kung sino mauuna. Yes, oh, alam naman natin, syempre, bago pala yung vaccine, takot po tayo. May mga balibalita kasi, may mga fake news na may mga namatay. So, clinical study naman guys, meron ata, diba? Pero hindi naman siya ganon, kagrabe. So, dito po sa Israel, halos ilang million na. Yes. Almost half na yung kasi, nabaksinan yes, for kasi, first, ano lang doon na first dose. Kasi ang total population po natin dito sa Israel is around 9.3 million. So ang nakatanggap na po ng vaccine ng first dose is nasa 3.1 million. Yes, first dose po yun na. At ang second dose po natin nasa 1.9 million. And yes. Kasama na kami mga Pinoy doon guys. Yes, yes. Yung namang vaccine. Pero itong ginamit natin guys is Pfizer. Pfizer yes, to guys, Pfizer. Yung sa amin dito sa Israel. So ayun nga. So ikwenta namin yung experience namin. So bago tayo magpa-vaccine guys, tatanungin ka naman dun eh, di ba? Kung may allergy ka ba sa mga gamot. So kailangan mo lang guys na sabihin. Kung may allergy ka, sabihin mo. Kasi guys, minsan kasi, pag mga severe allergies guys, hindi nila binibigyan. So, sa atin naman, wala namang allergies. So, yun nga guys, kwenta na namin ha. So, bale ganito, ang first vaccine ko guys, ako yung nauna eh. Siya nauna. Noong January 4, siya naman guys, January 5. So, ang first. Niya. Yes. Kasi dito guys, kailangan mo kumuha ng schedule yes. Para pumunta sa mga site kung saan pwede magpa-vaccine. Yes. At ang agwat ng first dose at second dose guys, is 21 days.
So, bale, magpapavaccine ulit kami after 21 days ng first dose namin. So, ang na-experience ko nung una, nung vaccine dito eh, sa vaccine site, masakit eh. Masakit, guys. Oo, tapos, masakit yung ulo ko. Medyo sumasakit yung ulo ko. And then, after than ba nung vaccine mo? Wala. Or... After ng vaccine ko, kinaumagahan. Pero, pagkatapos ng vaccine ko, buong hapon nun, medyo bumigat na eh. Bumigat yung kan, kamay ko. And the following day, guys, okay naman na. Medyo mamigat lang. Pero other than that, wala na. And hindi naman siya ganun ka-severe. Kaya naman. Kaya mong gumawa ng pang-araw-araw na ginagawa. Balik sa normal. Ako naman, nung first vaccine ko nung January 6, ay 5. Yes. Guys, medyo kwan eh. Nung after nung vaccine talaga, wala. Mabigat lang talaga at masakit. Pero nung mga hapon na, yun na yun. Masama na yung pakiramdam ko. Mainit na yung katawan ko. And medyo nalalamig na ako. Yes. So, nag-minom ka ng paracetamol. Nag-take lang ako ng paracetamol, guys. Yeah. Pero mild lang naman. Oh, mild naman. Pero kailangan mo pa din agapan kasi may work. So, pinagapan ko na lang. And yun, second day, sumakit naman ng ulo ko. Sumakit na ulo? Oo, yun na yun. So, dalawang araw yung side effects sa'yo. And then, after noon, wala na. Okay na siya. Third day, okay na. Third day, wala. So, bale naman sa second dose ko, guys. Second dose, January 25. 25. Kasi, ang interval niyan, guys, is kapag ka-Pfizer, 21 days. Kapag ka-Moderna, nasa 1 month or 28 days. Ah, mas matagal. Ang Moderna. So guys, yung second dose ko naman, ang naramdaman ko, para akong lalagnatin. Ako naman yung may sinat. Parang yung naramdaman ko. Parang ang init, guys, nung buong katawan ko. Tapos mabigat talaga yung injection site. Tapos sumasakit talaga yung ulo ko. Yes. Tapos yung mga kasukasuan ko. Parang parang lalagnatin. Parang may flu ka. Ganun. So, second day, ganun pa rin. Pero mild lang siya, guys. Kaya naman. Yakang-yaka. And then the third day, okay na, wala na. Okay, oh, kaya na. Kaya na. Oo. Na ikaw ba? Ako, yung second day ko, yun yung masasabi kong totally wala akong naramdaman. Oh. Kasi siguro, tapos na ako nung first dose. Siya kasi hindi sakit lang ng ulo yung naramdaman niya. Ako, wala talaga. Lagnat, wala na, wala na. Wala na. Okay na. Pero sabi naman nila, guys, kapag nafe-feel mo daw yung side effects, yun naman yung reaction naman ng katawan mo sa vaccine. Maganda daw yung ganoon. So, pero mild lang naman siya, guys. Hindi naman siya fatality na kailangan mo na yung nakabed na, nakahiga ka lang, hindi. Kayang mong gumalaw. Yes, guys. Parang masama lang talaga yung pakiramdam. Yes, guys. So, ginawa namin tong review na to after a week na natapos namin yung second dose. Kasi usually, guys, kailangan mo 1 week after ng second dose kasi doon pa lang daw magja-jump yung full efficacy ng vaccine na 95%. So, after ng second dose ng mga 1 week ganon, yung efficacy 95 na, so medyo okay na. Pero, huwag natin kalilimutan, may 5%, guys. Kaya kahit lalabas kayo, kahit tapos na yung second vaccine, mag-wear pa din ng mask. Yes. Precaution pa din. Precaution. Guys. Best way talaga. Para totally walang sakit. Yes. Tapos hand washing, guys. Huwag kakalimutan. Yes. Tapos social distancing. Pero guys, kami naman na bakunahan na. So kaya okay na. Guys, kailangan natin magpabakuna ulit ng second dose para ma-full immunize tayo. Kasi sabi nila, guys, kapag ka isang dose lang daw, ang efficacy ng vaccine nasa 56%. Ganon. Kung mas mataas, pero tapusin mo. Tapos kapag ka nag-second dose ka na 95% na. Pero di ba sabi nila dito sa atin, di ba sa papel, dito kasi, guys, may papel na binibigay. Yes. Parang proof, record. Proof na na-vaccinean kami ng dalawang beses. So, ang nakalagay doon, ilang months ba? Ang validity ng vaccine, guys, nasa 6 months lang. So, kailangan ulit namin siguro magpabakuna ulit. Yes, wala pa kami ulit. Idea after 6 months, hindi namin alam anong gagawin ulit. So, kung kailangan magpa-booster. Parang siya, siguro parang sa flu vaccine every year. Hindi pa natin alam siguro kung anong vaccine. Kasi talagang nakalagay sa papel until 6 months lang siya. Pero as of now, guys,
since nang nabakunahan kami, awa ng Diyos. Wala yes, naman nararamdaman. Wala naman na yung sakit ng ulo. Oo, wala yes. naman. So, sa mga gusto, o sa mga nanonood at gustong magpabakuna. Huwag na matakot, guys. Kasi proven naman na nakakatulog siya. Yes, pero, and yung mga fake news, guys, hindi natin naman alam kung totoo. So, consider nyo na to na experience namin. Ganun din siguro mangyayari after. Yes, guys. FDA approved for emergency use naman na siya. So, hindi naman siguro nila ikupan ng FDA kung nakakasama sa atin. So, andito na guys yung vaccine. So, nung walang vaccine, inaantay natin magka-vaccine. So, andito na. So, huwag matakot guys. Samahan na lang ng dasal, di ba? Oh, yes. And yes, ayan nga guys. Na, matapos okay. na. Matapos na to para maging totally free tayo. Yes. I hope may natutunan kayo at may nagustuhan nyo tong video na to. So, thank you for watching and kita-kita tayo sa next video namin. And kung may mga katanungan kayo, just comment below. Yes. And please don't forget pa din na i-like and subscribe to the YouTube channel. Yes, and share nyo na rin guys para malaman din ng mga kababayan natin at mga kakilala natin na gustong magpa-vaccine or required na magpa-vaccine. Okay. Lalo na may mga healthcare natin. Yes, guys. Ingat po. Thank you. Thank you.